guys, it's Angel. Welcome back to my YouTube channel. And today's video, meron akong i-share sa inyo na sobrang daming nagtatanong sa akin dun sa kabilang YouTube channel ko, which is my ukulele tutorial channel. And hopefully, makatulong din to sa inyo, especially sa mga gustong gumawa ng YouTube channel nila na related sa music. Like for example, yung mga song covers, ganyan. Ang dami nagtatanong sa akin dun kung ano daw yung setup na ginagamit ko, ano daw yung mic na ginagamit ko, yung software na ginagamit ko, at kung paano ako nag-edit ng mga song covers ko. So ngayon, sasagutin ko yung mga questions na yan. Ipapakita ko sa inyo yung step by step kung paano ako gumagawa ng mga song covers, and hopefully makatulong tong video na to sa inyo, especially sa mga nagbabalak gumawa ng YouTube channel nila na more on mga song covers din. Yung YouTube channel ko na isa, marami siyang mga ukulele tutorial. So, kung gusto ninyong matutong mag-ukulele, mag-subscribe na kayo doon sa YouTube channel na yun. Meron din ako mga song covers doon. Ayun, wala naman akong balak talaga na gawin siyang song cover channel, ganyan. Kasi aminado naman ako na hindi naman ako ganun kagaling kumanta. Gusto ko, tutorials lang talaga siya. Kaya lang minsan, may mga times na may naririnig akong kanta na ang ganda, tapos parang gusto kong gawa ng cover. So, naluan ko na rin siya ng mga song covers, and then nag-invest na rin ako ng konting-konti lang sa pagbili ng microphone, mic stand, and all yun. So, if you're interested, kung gusto niyo matuto kung paano mag-edit ng song covers, and kung gusto niyo makita kung paano ko siya ginagawa, then just keep on watching. Okay, so let's start with the microphone na ginagamit ko kapag gumagawa ako ng song covers. So, yung ginagamit ko is the Samsung C01U Pro. Nabili ko siya sa Lazada last 2018, December 12, 2018. Andito pa sa akin yung resibo. Nabili ko siya for 4,140 pesos. Pero alam ko sale to eh. Alam ko sale to nung nabili ko to. Medyo matagal na rin siya sa akin. Magdadalawang taon na siya. Okay pa naman yung quality niya ngayon, kahit minsan nalalaglaglaglag ko siya, minsan akala ko nasisira. Sobrang daling gamitin itong microphone na to. All you have to do is, isasaksak nyo lang siya sa desktop ninyo or sa laptop ninyo, and then you're good to go, pwede na kayong mag-cover. Unlike yung mga microphone na kailangan ng, ang tawag dun, yung mga complicated, kung kasi alam ko anong tawag dun sa mga yun eh. Kasi nung naghahanap ako ng mic, ang daming mga setup na pwede mong gamitin. Merong mga mic kasi na hindi mo siya pwedeng erekta lang sa laptop mo. Meron ka pang kailangan na yung mga parang amplifier, ganun. Hindi ko alam kung anong tawag doon. At saka hindi ko na rin inattempt bumili ng mga ganun setup. Una-una, wala akong space. Pangalawa, wala akong budget. So, ito lang yung nakayanan ko. Ito lang yung binili ko. At saka, mas madali siyang gamitin. Plus, the quality is also nice. Siyempre, naganap din ako ng mga reviews about this microphone, kung okay ba siya. And so far, okay naman yung mga reviews na nahahanap ko. It's also good for streaming. Kung gusto niyo mag-stream ng games ninyo, like for example, ML, Dota, CSGO, COD, kung ano-ano mga games yung gusto ninyo, okay na okay din siya kasi yun nga, plug and play lang siya, tapos ang ganda pa ng audio quality niya. So if you're interested sa microphone na to, ilalagay ko sa description box yung Lazada link kung saan ko siya nabili. So ito yung box niya, tinago ko pa rin siya kasi yun nga, baka maisipan ko mag-upgrade or ibenta siya, at least medyo presentable pa rin siya kapag binigay ko sa bagong may-ari. Tapos ito yung user's manual niya, syempre kung paano gamitin, and yung kung ano yung features ng microphone, tapos yung mic, syempre, and then yung cable. Ito yung isasaksak ninyo sa desktop ninyo or laptop ninyo, and then yung kabilang dulo naman, yun yung isasaksak ninyo dito sa pinaka microphone. Tapos meron din siyang kasamang ito. Hindi ko alam kung para saan to, pero nung bumili ako ng mic stand, alam ko na kung para saan to. Kasi may mga mic stand pala na ano, na maliit or malaki yung ano niya, yung socket ba yung tawag dito. Basta ilalagay mo siya dyan para mag-fit siya dun sa mic stand na meron ka. Sa akin, okay naman siya na wala to. Yun lang yung nakita kong purpose nito nung nakabili ako ng mic stand. Ay, para pala yun doon. Tapos, meron din siyang kasamang tripod na ganito na maliit. Ayan.
Dati ito yung light kong ginagamit nung wala pa yung mic stand ko. Kaya lang, bumili ako ng mic stand kasi may mga kanta na sobrang taas and mahirap kantahin kapag ka nakaupo. Ito kasi, pinapatong lang to sa table eh. Ayan. Kung napapanood ninyo yung mga lumang covers ko, ayun, ito yung ginagamit ko lang na tripod dati. Okay naman siya, hindi naman siya nalalaglag. Naalala ko yung unang-unang cover ko na ginamit ko tong microphone na to is yung Kahit Ayaw Mo Na. Ayan, yun kasi yung usong-usong kanta noon. And that's it for the microphone that I use. And nabanggit ko kanina na meron din akong mic stand. So yung mic stand na nabili ko, less than 1,000 pesos lang siya. Sobrang mura lang niya. Parang nasa 700 or 800 lang siya. Ilalagay ko rin sa description box yung link kung gusto niyo yung mag-purchase. Ito yung itsura niya. So mic stand lang talaga siya, literal. Tapos meron siyang mga kasamang ganito. Ayan, parang mga clamp siya, ganyan. Lalagay niyo dyan yung phone ninyo. So kung gumagawa kayo ng song cover and medyo nakalimutan ninyo yung lyrics, pwede niyo ilagay dyan para meron kayong guide. Actually, tatlo yan eh. Pero yung iba, iniwan ko na sa staff house kasi hindi na siya kasha dun sa original box nito. Hindi ko siya mapagkasha. So ito yung mic stand ko and then ito yung condenser microphone na ginagamit ko. Papasok ko lang siya dito. Tapos, ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang yan. Hanggang sa sumikip siya. And then, kapag ka okay na, ilalagay nyo naman yung cable. So, ito, ilalagay nyo siya dito sa ilalim ng mic. Sana? Kung hanap. Ah, sana? Yun. Ayan. Tapos, ito naman yung USB. Ito yung sasaksak ninyo sa desktop ninyo. Or sa laptop ninyo. Kapag ka nakasaksak na, antayin nyo lang siyang umilaw. Kita na ba yung ilaw? Kita na ata. Ayan, ang liwanag lang kasi. Ayan, umilaw na siya. Kapag ka umilaw na siya ng kulay green, okay na yan, naka-on na yan. And then, kailangan nyo ng headphones or headset. Tapos, ilalagay nyo dito. Ayan. Actually, pwedeng hindi na eh. Kung yung ginagawa ninyong cover is may instrument, like for example, guitar, ukulele, piano, pwedeng wala na to. Pero kung minus one, tapos sasabayan nyo lang ng kanta, mas okay na meron kayong earphones or headphones para maririnig ninyo dito yung karaoke or yung minus one na sinasabayan ninyo. And that's it for the microphone setup. Sobrang simple lang niya. As you can see, mic lang siya at saka mic stand. So, yung next na ipapakita ko naman sa inyo is kung paano naman ako nagre-record at kung paano ako nag-edit ng voice ko. So, dalawa yung software na ginagamit ko. Actually, pwedeng isa na lang eh. Pero ito na kasi yung nakasanayan ko bago ko pa na-discover yung Adobe Audition. So, dalawa yung ginagamit ko, yung WavePad at saka Adobe Audition. So, yung WavePad, dito ako nagre-record ng voice ko. And then sa Adobe Audition, dun ko siya in-edit. Nilalagay ng mga reverb, ng mga kung ano, ng echo, ganyan. So, ang gagawin ko, kapag ka, for example, kunin ko lang yung ukulele. So, kunin ko yung ukulele para may pakita ko sa inyo yung example. So, kung halimbawa, yung gagawin kong cover is merong music instrument. Pwede nang wala to. Itong earphones na to. So, ito yung itsura ng WavePad. Dito ako nagre-record ng voice ko or ng mga song covers ko. And then, sa Adobe Audition, doon naman ako nag-edit. Doon ko nilalagyan ng reverb, ng mga kung ano-anong echo, mga effect, ganyan. Click nyo lang tong red button to start recording. And also, make sure na nakaselect dito sa desktop ninyo or sa laptop ninyo yung mic na ginagamit ninyo. For example, ako ang ginagamit ko is itong Samsung C01U Pro. Yun yung nakaselect dapat dito. Para yung output, halimbawa tapos na kayong mag-record, dito nyo na maririnig. Hindi na sa laptop ninyo or sa desktop ninyo. Ayan. Pagka dito, dito nyo na siya maririnig. Ito na yung naka-set. Ayan. So, mag-start tayong mag-record. For example, anong magandang kanta? Night.
mag-record. And stop lang. Stop recording. Tapos, ikakat ko lang to kasi masyado mahaba. Ayan. And then, save. Tapos, hanap lang kayo ng cover. Like, for example, sample. Ayan. Sample. So, kapag ka na-save na siya, idadrag niyo lang siya dito sa Adobe Audition. Pwede rin kayo mag-record dito sa Adobe Audition. Ito lang talaga yung way ko kasi ito na yung nakasanayan ko. Nasanay na ako na sa Adobe, ay sa WavePad nagre-record. So, ayan. Dahil ito nga yung nakaset ninyong device kapag ka sa mga output and then input, kailangan ninyo ng earphones para marinig ninyo kung okay na ba yung reverb, kung okay na ba sa inyo yung echo. Ayan, kung nakita ninyo yung wavelength, tama ba? Wavelength ba yung tawag dito? Yung waves ng sound, sound waves, ganyan. Medyo maliliit, ibig sabihin, mahina pa yung sound niyan. So, tataasan natin yung volume ng konti para medyo lumakas siya. And then save. Yes lang ng yes. Tapos, pakinggan ninyo. Tignan nyo kung okay na sa inyo. Kung okay na sa inyo yung audio na yan, yung ganyang volume, pwede na kayo maglagay ng effect. Like, for example, mga echo, reverb, ganyan. Ito lang yung live kong ginagawa. Kasi, gaya naman sabi ko kanina, hindi sharp yung ears ko. Hindi ako magaling magtansya ng mga echo, ng mga reverb. Kung ano lang yung default na nandito at kung ano lang yung live kong ginagamit, yun lang yun. Kasi kapag ka sumabra kayo sa echo, ang pangit niyang pakinggan. Kapag ka sumabra kayo sa reverb, ang pangit niyang pakinggan. So, dapat balance lang. Kung ano lang yung default, yun lang yung inaano ko palagi. So, click niyo lang tong arrow na to dito sa side panel. And then, click special. Tapos, mastering. Tapos, click nyo lang itong play button para naririnig ninyo yung progress. Kung halimbawa, nasobrahan na kayo sa reverb, pwede nyo bawasan. Kung kulang pa sa reverb, pwede nyo dagdagan. Para naririnig ninyo yung progress niya. So, yung amount ng reverb na lagi kong nilalagay is 53. Yan. I don't think the passenger seat ever looked this good to me. Mag-record and mag-edit ng voice ko sa mga ginagawa kong song covers. Hindi ko pa masyado na-explore tong Adobe Audition and also medyo mahal din yung mga presets ng Adobe Audition. Tapos, hindi rin sharp yung ears ko kasi hindi ko, minsan may mga times na parang okay na sa akin yung ganitong effect. Tapos, pagka narinig ko siya ulit, parang may mali. Parang ganun. Hindi ako magaling sa paglalagay ng effect and also sa second voice. Kung magaling kayong mag-second voice, ang gagawin nyo lang, magre-record lang kayo ulit and then idadrag nyo lang siya ulit dito sa interface. Tapos, lagyan nyo lang din ng reverb, ng echo. Yun, kayo nang bahala dun. Hindi ko may pakita sa inyo kasi hindi ako usually naglalagay ng second voice sa mga covers ko. Kung napapansin ninyo. So, yun yung way ko ng pag-record kapag ka meron akong ginagamit na instrument. And ganito naman kapag ka instrumental or minus 1 yung ginagamit ko. So, delete natin itong nandito sa sample. And then, i-drag natin yung latest na ginawa kong cover. Yung All Too Well. Pero yung konti lang kasi makaka-copyright tayo ni Maring Taylor Swift dito eh. So, dito siya. Sa downloads, wait. So, kapag ka nadrag nyo na dito sa Adobe Audition, yung instrumental, punta lang kayo sa WavePad or pwede rin sa Adobe Audition nyo na gawin. Click nyo lang tong record na yan. Pero ako, dito talaga ako sanay. Click nyo lang ulit tong red button to record. And then,
play nyo lang yung instrumental ninyo, tapos sasabayan nyo lang. Hindi kailangan sabay na sabayan kasi pwede nyo namang i-cut yan. Through the door with you, the air is cold. Something about it felt like home somehow at night. Pagka okay na, halimbawa tapos na yung ano ninyo, yung recording ninyo, save nyo lang ulit to. Tapos, voice. Okay. And then, idadrag nyo lang ulit yun dito sa Adobe Audition. Kagaya ng ginawa natin kanina. Nasa na yun? Voice. Ayan. Idadrag nyo lang siya dito sa multi-tracks ninyo. Multi-track, ayan. Tapos, medyo mahina nga siya. Mahina yung maliliit tong ano, yung sound wave. Kaya, kailangan nyo yung lakasan. And then, save. Tapos, ayun, hanapin, iyaanin nyo lang, isi-sync nyo lang, or ita-timing nyo lang. Ganyan. Para makita ninyo kung saan. Saan dapat siya nakatapat. Kunti pang usod. Wait. Ayan, sakto na pala. So, medyo plain pa yung sound niya. Hindi pa siya maganda pakinggan kasi wala pang effect. So, ganun lang ulit yung gagawin ninyo. Click nyo lang tong arrow na to. And then, special. And then, mastering. Tapos, lagyan nyo ng reverb. Again, 53. Lagi yung minalagay ko. So, 53. Tapos, pakinggan nyo lang ulit. Something about it felt like something about it felt like somehow and I. Diba, medyo okay yung sound niya kasi meron ng effect. Yun lang talaga yun. Mastering is the key. Tapos save nyo lang. And then export. So ayan, pagkapos na mag-save, pwede nyo nang i-close yung Adobe Audition. Pwede rin namang hindi kasi kung halimbawa naisipan nyo pang i-edit, pwede pa rin, hindi na kayo magbubukas ulit ng bagong Adobe Audition na session. And then, yung next naman na gagawin natin is isi-sync ko yung voice ko dun sa video. Ang dami nagtatanong sa akin na kung yung mic ko daw ba, nakarekta daw ba sa camera ko, hindi. Naka-separate siya. Yung camera na ginagamit ko is yung Fujifilm X-A3. Walang built-in na ano to. Wala siyang jack na pwedeng saksakan ng microphone. So, imposible siya. Kaya ang ginagawa ko, ayan, naka-open yung camera. Tapos, ayan, rolling yan. Tapos, rolling din yung pagkanta ko. And then, i-combine ko sila dito sa Adobe Premiere. So, ayan, nakabukas na yung Adobe Premiere ko. So, ito yung latest na song cover na ginawa ko. Yung All Too Well ni Taylor Swift. So, ito yung All Too Well Mixdown. Yung All Too Well Mixdown na to, ito yung inedit ko sa Adobe Audition. Like yung ginawa ko kanina. Nilagay ko siya dito. And then, ito yung video na na-capture ko gamit tong camera na to. Isi-sync ko lang siya para... Ayan. Kasi hindi nga po pwede na ano, na yung camera ko nakarekta sa microphone. So, ganyan lang yung ginagawa ko usually. Yun. Ganun lang yung ginagawa ko kapag nag-edit na ako ng video at saka ng song cover ko. Pinagsasama ko lang sila. And then, naglalagay lang ako ng mga ganito sa harap. Ayan, yung title, tapos kung sino yung kumanta. Tapos, konting opacity. Ayan. Tapos, click ko lang tong file. And then, export. Tapos, media. Kapag katapos na, halimbawa, nalagyan ko na ng mga ano, ng lyrics, title, ganyan. Tapos, itong preset, YouTube 1080. Tapos, output name. Kung anong output name yung gusto ninyo ilagay. And then, click export. And that's the end of our video for today. Sana nag-enjoy kayo and sana may natutunan kayo. Sana nakatulong din tong video na to sa inyo. Especially if you're planning to do your own YouTube channel na puro song covers, ganyan. Give this video a thumbs up if you did. Share this with your friends. And syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe to my YouTube channel and to my ukulele tutorial channel. Follow me on my social media accounts and I'll see you on my next video. Bye!